Kagabi, meron pong talk of the nation si Tatay Digong, si President Duterte. Pero kung naalala po ninyo, maliban po kahapon, the other week sa talk of the nation ni Tatay Digong, may sinabi na po siya. He started with this question. Sabi niya, matanong ko lang, kapag ba tayo'y nagpabakuna ng isang klaseng bakuna, pwede ba tayong magpabakuna ulit ng iba pang brand ng bakuna? So, sabi ng mga eksperto natin, kasi that time, if I'm not mistaken, bago po yata mag New Year, nag-meeting si Tatay Digong or PRRD kasama yung mga cabinet secretaries at yung mga experts natin, yung mga doctors natin. So, sabi ng eksperto, mahanap niyo po yan sa PTV Live, sa page ng PTV News. So, sabi ni PRRD, pwede ba tayong magpabakuna kapag nakapagbakuna na tayo na una? It was like a hypothetical question. So, sabi naman ng mga doctors na dahil sa bago nga po itong vaccine natin at hindi din po normal itong virus na kinakaharap natin. In fact, nag-mutate na po siya na mas delikado nga po yung mutation ngayon kasi mas nakaka-infect po siya. Sabi nga nila na kahit nga bata ngayon talagang pwedeng magkaroon ng coronavirus, mas madaling makuha ang coronavirus. So, nung tinanong niya ni Tatay Digong, sabi ng mga experts po nga, ulitin ko lang na parang hindi pa pwede kapag nakapagbakuna na. So, yun, na-mention na yung parang part na, kasi yun nga, indirectly, nasabi ni Tatay Digong na yung mga PSG, alam niyo po yung PSG, Presidential Security Guard, di po pa, parang accidentally, or talagang, I think dahil napaka-prangka at honest po ni Tatay Digong, he was really meaning to tell the people na nakapagbakuna ang PSG. So after that live, pumutok agad ang mga balita at batikos kaliwat kanan sa Filipino media, mainstream media, at sa mga dilawan, lalong-lalo na yung mga politiko natin. So una po nilang tanong ay ganito. Hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ni Leni Robredo. Si Leni Robredo ay yung vice president, di ba, sa Pilipinas. So, ito yung sinabi niya na, basahin ko lang ha, ito. Ito yung sabi mismo ni Leni Robredo na pinablush ng CNN. Sabi niya, kung yung mga pinakamalapit sa presidente, yun pa yung nag-violate ng mga existing protocols ng mga batas, eh hindi ito nakakatulong. Ang rule, whether donated, whether bumili, merong mga ahensyang kailangang mag-approve nito bago siya pumasok sa Pilipinas. Okay, isa-isahin po natin na kasi kahit pa po ano ang sabihin ng mga senador, ano ang sabihin ng mga congressmen, ano ang sabihin ng PH media, pero kapag galing na sa vice president, parang na-summarize lahat ng kanilang issue at reklamo. So para ito sa vice presidente ng Pilipinas at para din maklaro sa mga kababayan natin na parang hindi rin maintindihan itong sitwasyon na ito na pwede kong sabihin na common sense eh. Dapat talagang common sense tayo mismo, alam natin bakit ginawa ng mga PSG yon or mga security ng president sa Pilipinas na si Duterte. So una sabi niya, yung mga pinakamalapit sa presidente, yun pa ang nag-violate ng protocol. So ano ang protocol na na-violate? Di ba wala? Wala. Walang protocol na na-violate. Una, kapag nakikita nyo po sa mga videos, nakikita nyo na nakamaskara po sila. Tapos,
after nila pinaupo or nag-guide si Tatay Digong, they maintain the distance from the president. So, anong protocol ang na-violate? Okay, pangalawa, sabi niya, nag-violate ng batas. Tapos, hindi ito nakakatulong. So, unahin natin yung nag-violate ng batas. Tanong lang po, Miss Leni Robredo, have you ever heard of that fabunan? Fabunan, anong tawag? Antiviral, di ba? Alam niyo po ba, Miss Leni Robredo, ang dami na pong mga Pilipino na nag-volunteer, merong iba bumili pa, na magpa-inject ng fabunan na yon. So, halimbawa, isipin natin yung mga PSG, kung sila mismo, personal, kasi maliban sa sila security guard ni Tatay Digong, meron silang personal, diba? Na sila ay isang tao din. Parang tayo din, ay feeling ko parang inuubo ako. Ay, sabi nila, wag daw bumili ng biogesic kasi hindi yan maganda para sa ano, para sa coronavirus. Eh kung inuubo ka lang, so bili ka ng, or nilalagnat ka lang, sinat pala kasi for biogesic, that's for lagnat, diba? So if wala kang ibang nararamdaman, medyo lagnat lang, so iinom ka ng biogesic, so na-violate na ba yun, Miss Leni Robredo? And aside from that, hindi mo din alam kung ano ang ininject nila na vaccine. Kasi I have heard po from friends na quarantine, ano daw, the vaccine for malaria could function also for this, but it's not proven. Yung iba lang nagpapabakuna ng malaria just in case. Tapos yung iba umiinom ng mga ano ngayon, mga nagse-circulate ngayon na mga gamot online para lang safety sa coronavirus. So it was their own preservation. Parang ikaw, 'di ba? Don't tell me hindi ka umiinom ng mga vitamins o di kaya pangontra para hindi ka magkasakit, lalo't lalo pa eh panay po yung mga photo ops niyo po sa iba't ibang mga binibigay niyo sa tao, 'di ba? Kahit yung mga bata, nag-holding hands pa po kayo noon. 'Di ba? So anong batas po ba ang na-violate? Yan lang po yung tinatanong ng mga Pilipino na gaya ko. Okay? So hindi ito nakakatulong. Correction. Ito ay malaking tulong dahil napakalaki ng pagmamahal nila sa Tatay Digong natin na kahit hindi nila alam kung ano yung impact ng bakuna, kung anong mangyari sa kanila, but they risk their lives para maprotektahan yung presidente natin. Ano bang gusto mo, mamatay si Tatay Digong sa coronavirus? Diba? The fact na nag-mutate siya, I think sila mismo sa sarili nila nag-decide na, ako, inom ako ng ganitong gamot. Alam niyo po, Madam Leni Robredo, don't tell me na hindi ka po updated at yung mga naggumagamit or admins ng page nyo. Na on social media po, ang dami nang nagse-circulate na mga gamot maliban sa fabunan na made by a Filipino doctor. Meron pa tayong mga gamot na hindi ko mabasa, ang hirap kasi. Ang dami pong gamot na tinitake ng mga tao para hindi magkasakit ng coronavirus. So lumabag din po sila ng batas. 'Di ba? It's their own prerogative. Sila ang kumuha para sila safety, and at the same time, nakatulong 'yan ng malaki para maging safety ang presidente natin. So hindi nakakatulong, maling-mali ka po kahit vice president po kayo. I'm sorry to say this, but you're wrong. Ang laking naitulong ng pagiging safe ng PSG kasi sila ang kasama ng presidente natin. Kung kayo po ay talaga truthful sa sinabi po ninyo na gusto nyo po ay talagang magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas, dapat masaya kayo kasi at least, 'di ba? Merong sense of safety na yung presidente natin nakasama araw-araw 24/7 ang kanyang mga security guards. Yan po yung isang fact na kailangan kong idiin sa inyo, Vice President, at sa mainstream media na hindi talaga tinatantanan itong bakunang ito.
So, halimbawa, kung itatanong ng Congress, which is yan yung sinabi ni Tatay Digong, kung gusto nyo po talaga itanong ng Congress kung ano yung bakunang yan, why don't you try to ask first kung ano yung fabunan na antiviral na yan? Diba? Who knows, makakatulong yan sa ating lahat ng mga Pilipino kasi yung sa ibang bansa nga, nagpapatirik, nagpapa-inject, diba? Ako, I'm not a supporter, but in the sense of justice and fairness, if you question a vaccine na inacquire na isang individual, na isang citizen, at nagkataon lang na sila ay PSG ni Tatay Digong, diba? What if talagang sila lang mismo, gusto lang talaga nilang maging safe? Gaya ng gusto nating lahat na we also take vitamins, we have injections of flu shots, diba? Meron tayong mga flu shots na ina-avail na tayo mismo ang kumukuha. So, Miss Leni Robredo, talagang nakatulong ang ginawa ng PSG. So next, sabi niya, ang rule, whether donated, whether bumili, merong mga ahensyang kailangang mag-approve nito bago siya pumasok sa Pilipinas. Okay. Una, saan niyo po nakuha ang information na galing sa ibang bansa? Diba? Bago pa kayo mag-akusa, saan po yung ebidensya? Puro kayo salita eh. Walang ebidensya, diba? Kawawa naman yung mga PSG. Alam niyo po ba kung ano ang ginagawa ng PSG para sa ating lahat? Una na yung pinoprotektahan yung ating Pangulo si Tatay Digong. Pangalawa, kung ano mang kailangang puntahan, kung ano mang, anong mga susuunging napakahirap talaga mga lugar para lang talaga makita ang sitwasyon ng bayan natin habang may bagyo, lindol at ano pa, lahar. Ikaw po, saan po kayo? Sa kasagsagan ng mga panahong ito, ano po yung mga ginagawa po ninyo, di ba? Kasi si Tatay Digong, sure ko, yung mga PSG niya, sinisigurado na talagang safety ang pupuntahan bago nila papupuntahin doon yung Pangulo natin. Kaya nga, it's their self-prerogative kung gusto nilang maging safety naman sa sakit na nakakahawa. Di po ba? So, sinabi ni Tatay Digong sa live na baka donated kasi yung sa live nga po niya kagabi, hindi niya talaga alam. Sinabi lang sa kanya, tapos na. So parang sabi-sabi, yung parang kwentong-kwento lang, alam mo, what if lang ha, ito yung nakakahiya. Kaya nga yung caption ko sa post ko, alam nyo kung ano ang nakakatawa? Kung paotot lang pala ni PRRD na may donation na bakuna tapos na-prove niya kung sino na naman ang tunay na kaalyado o kalaban. Yan yung nakakatawa dyan. What if, kasi pwede kang mag-bluff if you are familiar with something like drama na kung saan ito tungkol sa mga abogado, they have this bluff thing para makuha ang totoo galing sa mga witness or sa kanilang mga kliyente. So they bluff. What if parang nag-bluff lang si Tatay Digong na merong ganyan tapos lumabas yung tunay na kulay ng mga mainstream media, mga politiko at mga dilawan. Paano na? Diba kayo yung nakakatawa? What if yung flu shot lang yung pinatirik sa kanila, which is meron naman talaga anytime, matagal na po yung available yung flu shot na yan. Eh paano nyo yan i-justify yung mga accusations nyo, diba? Diba nakakahiya yun, Miss Leni Robredo? Diba? Talagang nakakatawa yung sitwasyon ng mga anti-Duterte sa Pilipinas. Mag-i-end na eh. Presidente pa din si Tatay Digong. Ano pa po ba yung problema? Diba? So sabi niya, kailangang ma-approve daw bago pumasok sa Pilipinas. So, hindi tayo sure kung saan galing yung vaccine nila. So, huwag tayong mag-akusa. Bago ka mag-akusa, nasa iyo yung burden of proof, diba? And, my God, you should know it better kasi ikaw yung abogada. Hindi ka pwedeng magsalita lang ng ganyan and that's gossip, parang rumor lang. Eh, anong pinagkaiba mo sa mga chismosa dyan sakali? Diba, Miss Leni Robredo? Mahiya ka naman. And then, to add, yung sa PH Media. Balita nila lagi na
paano na daw yung mga mamamayang Pilipino. My God, common sense. Hindi po milyon-milyon ang tinurok sa PSG. Ilan lang sila. And hindi nga natin sure kung talagang pinaglalaroan lang kayo ni Tatay Digong para maniwala kayo at magbalita kayo ng bagay na hindi naman pala totoo. Ilang ulit na kayo pinaikot ni Tatay Digong since 2016. Pinaglalaroan kayo para lumabas yung totoo. At totoong kaalyado at kalaban talaga ng presidente natin. Tapos, ganun pa din po kayo. As in, nire-receive nyo lang yung balita na wala nga pong basihan. Tapos, yun na yung binalita ninyo sa buong buhay po ninyo. So, sa tingin ko, alam nyo po, ako po si Jen from Hello Philtai. Biktima din po ako ng wrong at fake news ng Rappler. Kaya naisipan ko po talaga, matagal na po akong hindi naging active sa sarili ko pong profile. But itong tunay na makabayan, matagal na po ito, hindi ko lang pinopromote. Kasi talagang in case na kailangan pa tayong sumuporta kay Tatay Digong, so I stayed here. Kasi hindi natin alam. Gusto ko kasi talaga na merong magandang mangyari sa Pilipinas na nasimula ni Tatay Digong at ipagpatuloy kung sino man ang gusto ni Tatay Digong na sumunod sa apak niya, diba? And based on interviews and surveys, talagang nangunguna ang anak niyang si Sara Duterte. Kaya sana ipagpatuloy ni Sara yung ginagawa ng tatay niya. At syempre, vice president na si Tatay Digong, diba? Wag na kayong kumuha pa ng iba pang vice president. Baka katulad din ni Leni Robredo na puro lang reklamo. Puro lang salita, tapos wala namang ebidensya, 'di ba? At wala pang nagawa. Kaya sa mga kababayan ko, kung napapanood niyo po itong live na ito, sana i-share niyo po para malaman po ng mga kababayan natin na tama na 'yung sinasabi ng PH Media, 'yung sinasabi ng mga dilawan at saka ng Vice President na si Ms. Leni Robredo na wala po talagang ginagawang violation. Prerogative ng isang tao na magpaturok ng sarili niyang kung ano yun, flu shot, uminom ng sariling vitamins, diba? Kasi hindi naman na-specify kung ano talagang bakuna yon, hindi naman sinabi kung anong coronavirus, kaya nga sabi ko nakakatawa, what if wala talaga? Tapos paniwalang paniwala kayo, inis na inis kayo, ang dami nyo nang ginagawa, pati Congress nakikisawsaw na. So yun nga, sabi ni Tatay Digong, kahapon or kagabi, during the talk of the nation, na kapag may gagawing hindi maganda ang Congress, sa PSG at i-contempt nila, meron talagang mangyayari. And for me, ang suporta ko ay nasa presidente. Kasi again, as a person, 'di ba? It's my choice kung gusto kong maging safety sa sakit. At nakatulong din siya kasi mas nagiging safe din si President Duterte. So again guys, maraming salamat po sa nanood mula nung nagsimula po ako kanina lang hanggang ngayon. Hope you guys would share this video para po mapagsabihan natin, 'di ba? At mapanood ng mga PH Media. Sana naman gamitin din po nila gamitin din po nila. Kasi kapag talagang pinaglalaroan lang po sila ni Tatay Digong, mapapahiya lang din po sila kagaya ng mga politiko at marami pang iba dyan. Ang problema kapag wala kang ebidensya at ang dami mo nang sinabi, yan po yung talagang nakakahiya. Talagang nakakahiya. Di po ba? So, again guys, hindi na po ako magtatagal. Maraming salamat po. Meron po akong sariling YouTube channel, Hello Philtai, and sa Facebook po, hindi na po ako masyadong nagla-live. Parati naman po ako dati talagang dumidepensa kay Tatay Digong, pero due to personal reasons, so hindi ako masyado nang nagsasalita for my safety. But this time, kasi it's just about the PSG, I think it's quite okay to say something about it. Kasi ang issue dito hindi ang PSG.
ang issue dito, hindi rin tungkol sa bakuna. Ang issue dito is yung sa common sense. Kasi bilang mamamayang Pilipino, dapat maging masaya tayo na safety ang pangulo natin, di ba? Na walang mangyayari sa kanya kahit pa may nakakalapit sa kanya na ilang mga PSG personnel talaga na kailangan naman talaga ng pangulo natin. Okay? So again, wag kang magsalita ng marami, Miss Leni, at yung mga politicians dyan sa Pilipinas. Kasi baka mamaya, bluff lang yun pala. Tapos, wala na. Nasabi nyo na ang maraming akusasyon, walang ebidensya, at ang nangyayari, kayo ang nagiging chismosa. Diba? Mahirap maging chismosa sa oras ngayon kasi it's pandemic time. Okay, so maraming salamat po. Happy New Year and please share this video. Bye guys!